All right, guys, we are here now in my room kung saan nag-edit ako ng mga videos, photos na kinukuhanan ko sa mga party. At ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko. Actually, meron akong dalawang camera, isang Canon at saka isang Nikon. Ito yung mga ginagamit ko sa pagpo-photoshoot ko. At hindi kasi madali kung isa lang ang gagamitin nating camera, no? Meron akong Canon EOS 750D at meron din akong Nikon D80. So hindi sila mamahalin ng mga camera, guys, kasi sa ngayon hindi ko pa kayang bumili. Pero nagagawan ko siya ng paraan para gumanda yung aking mga kuha. Nakadepende 'yon sa setup ng ating camera, no. Hindi porket maganda yung camera natin ay maganda na rin ang kuha ng ating mga pictures or video. Kailangan marunong tayong mag-setup kung ano yung dapat nating gamitin. At meron akong ginagamit din sa isang pagbibideo na gumagamit ako ng stabilizer ng phone kasi merong mga part na hindi nakukuhanan ng camera pag nagbibideo tayo. Kaya gumagamit ako ng cellphone at kinakabit ko siya dito sa stabilizer ko. Mas easy kasi kaya-kaya ko siyang anuhin, yung buhatin baba-taas. Kung ano ang galaw ng subject ko. At madali ko siyang ma-edit sa aking computer kung yung move ng subject mo at yung move ng camera mo ay nagkakasundo. Hindi katulad ng pag gumagamit tayo ng ibang nang walang stabilizer, is masyado siyang magalaw, shaky siya. So pag inedit mo siya, ang hirap niyang i-cut kasi merong time na yung subject at merong time na yung subject is kailangan natin kuhanan ng maganda. At pagkatapos yung video na nakuha mo sa kanya ay hindi maganda at merong shaky sa part na yon, and then wala ka ng extra nakuha, hindi ba napakahirap i-edit kasi nandoon sa part na yon yung pinaka-importante. For example, kumuha ka ng kasal at pagkatapos nasa part na ng vows, ng kissing scene, hindi naman kissing scene, kumbaga parang kiss lang siya, hindi kissing scene kasi masyadong ang pangit pakinggan ng kissing scene, sorry. So yun nga, pag yun pumangit, sigurado ko at sigurado kayo, sigurado din akong alam nyo na doon pa lang marereject na kayo ng inyong customer. Yeah. At pagkatapos nun, syempre, ano nga bang gagamitin mong camera? Diba? Anong gagamitin mong camera para hindi mag-shaky yung part ng event na yon? Syempre, yung standing, yung naka-stand. Diba? Yung stabilizer natin, pwede mo siyang gamitin doon sa party na mismo or yung naglalakad yung bride papunta doon sa harap ng altar. And then pagdating naman sa mismong ano ba tawag dito? Party or event,
ay magagamit mo to kung halimbawa meron silang mga sayaw or something like that, mga eklabush. Nagpiprinap din ako, guys, pero hindi ako yung professional, no. Yung mga professional talagang nag-aaral talaga sila ng ano, pumunta sila ng school. So ako, guys, nag-aaral lang ako sa Google kung anong dapat gawin kasi sa ngayon busy ako sa trabaho ko. Kumbaga ito is ano ko lang siya, yung hilig ko lang siya. Hindi talaga to ang aking kursong kinuha. Ang kurso ko is about sa computer, ICT, alam niyo naman talaga ICT, 'di ba? Information Communication Technology, about doon. So okay ako sa mga ganito, kagaya ng nasa background ko, no. Pero dito, nakahiligan ko siya nung tumungtong na ako ng Denmark. Sabi ko, gusto ko magkaroon ng mga gadget kasi I like to travel around the world. So tinaga ko talaga siya. Naiinggit ako sa mga tao. Meron silang gano'n, may ganyan silang camera. Meron ako dating camera, guys, yung Canon na maliit na gano'n lang. Sabi ko, this is not enough. I need to work hard para makuha ko yung mga gusto ko. So ngayon, meron na akong dalawang DSLR, may mga lights ako, may stand ako, dalawa para sa camera, meron ako neto. So meron pa akong kulang na gustong gusto ko. Gusto ko yung mabili ko yung stabilizer netong camera para full pack na talaga, no. So meron mang magpakuha sa akin ng video is hindi sila magsisisi, para na rin akong, kasi alam ko naman kung paano galawin na yung mga parts ng mga ano, at saka yung mga gadget. So ang kailangan ko na lang is yung stabilizer ng DSLR. Ngayon, iyon yung pinag-iipunan ko. Alam niyo ba, guys, kung papaano at kung bakit ko nabili itong mga gadget na to at yung mga nasa likod ko? Sipag at tiyaga. Alam niyo ba kung ano yung trabaho ko? Naglilinis ako. Isa akong janitor. So ngayon, nagagamit ko sila sa mga event like kasal, birthday party, confirmation, at marami pang iba. Nagpo-photoshoot din ako. At yun, yung mga yung kumikita ako doon, yun kung bakit nabibili ko sila isa-isa. Plus, meron pa akong pinapadalahan sa Pilipinas. Siyempre, yun yung family ko, di ba? Lahat naman tayo, ganun. So, kailangan natin ng mag-suporta sa ating pamilya, no? At ayun nga, hindi naman sa lahat ngayon ako na yung sumusuporta sa kanila kasi kaming tatlo naman, magkakapatid, is nasa ibang bansa na. Nagtutulungan pa rin kami hanggang ngayon. Isa na lang yung ano namin, yung pinapaaral namin, yung pinakabunso namin, yung panglima, ang kinukuha niya ngayon is nursing. So hindi naman sa nagmamayabang, guys, no. Apat sa amin. Oh my God, ang ingay. So hindi naman sa pagmamayabang, guys, no. Apat sa amin ang nakagraduate na. Ako, yung kapatid ko nasa Denmark, at yung nasa Spain. Lahat 'yun dinaan ko sa sipag at tiyaga na walang pandaraya sa kapwa. Walang hingi. Utang meron. Utang meron. Utang na loob meron. Nandun yun. Hindi yun mawawala. At nagpapasalamat ako doon sa taong mga tumulong sa akin. Shout out sa mga taong tumulong sa akin. Siguro naman alam nyo kung sino kayo. So ngayon, guys, proceed tayo sa aking camera, no? Lahat ito ay nakakatulong sa akin sa gastusin
sa pang-araw-araw ko. Alam niyo kung bakit? Kahit extra lang yung ginagawa ko at magkano to, ayokong ilang kasi malaki na sa Pilipinas yung binabayad sa akin dito. Diba? Napakalaki ko, napakaswerte ko na nabibili ko sila. Kasi habang nadadagdagan yung mga gadget ko, nakukompleto sila, umaangat din yung price ko sa kanila. Bakit? Kasi doon, nadadagdagan ko yung naiipon ko at nakakabili ako ng bago. Ng bago. Kaya tayo guys, hindi dapat tayo halabira lang ng bira, may kinita ka, okay, inom tayo dito at kung saan-saan tayo, no? Pwede naman tayong gumala. Pwede tayong pumunta kung saan-saan basta alam natin kung paano natin gamitin yung pera. 'Di ba? Sa ngayon, ito pa lang muna yung ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito sila nakuha. Sa linis ko po ito nakuha sa trabahong janitor. Shout out sa lahat ng janitor ng OFW, sa lahat po sa atin, pati na rin sa mga frontliners. Super thumb up po ako sa inyo, thumbs up po ako sa inyo, mga frontliners. At syempre dun sa mga taong sumuporta din sa akin at nagtitiwala na sa mga pictures ko na hindi sila nagsisi, or kung meron man, sana sabihin nila sa akin para alam ko kung ano yung mga babaguhin ko, kung ano yung mga mali ko, diba? So guys, hanggang dito na lang muna tayo. At sa susunod, ipapakita ko sa inyo kung paano i-set up ang mga ang camera at ang Osmo DJI 2. Okay?